Mga preni, welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. For today's video, i-update ko kayo sa aking pagbubuntis. So, nag-request ang doktor na magpa-ultrasound ako para malaman kung cephalic or breech yung position ng aking baby, kung magno-normal or CS ako. So, without further ado, let's get started. Intro, pasok. So, yun. Honestly, may pera sana parating sa akin. Akala ko matatanggap ko before Christmas. Kaya, nag-expect akong magkakaroon ako ng pera. Kaya, nagpa-appointment ako na 3D ultrasound. Ito na yung result. Kasama ko yung asawa ko na nagpa-ultrasound ako. Ito. Bali, cephalic siya. Pwede na ako mag-normal. Tapos, 32 weeks and 4 days na ako nung in-ultrasound ako. Tapos, 4 pounds na siya. Yun nga lang, low normal amniotic amniotic fluid volume. So, normal lang pero konti pa rin yung tubig sa ano ko. Tapos, yung anterior placenta ko is grade 2. So, ayun. Yung heartbeat niya is 148. Yun yung maganda doon. Tapos, dahil excited na rin tayo makita, yung tura niya, ito na. I-share ko sa inyo. Ito yung nakuha. Tapos yung isa nakakatuwa, nakasmile. Yung due date ko is nagbago. Naging February 14. Last ultrasound ko, February 17 na yun, naging February 14. Tapos, yung ika 9 months ko is, kailan ba 9 months ko? So, January 20. 9 months ako. So, ayun, excited na kami makita kaya nagpa 3D ultrasound ako, bali sa Robinson siya, sa Pampangas Women Ultrasound Center ako nagpa ultrasound. Yung 3D ultrasound is nagkakalata ng 1.5 yung pelvic ultrasound, tapos kung ordinary ultrasound lang is worth 800 pesos yung pelvic ultrasound. So, ayun. Yun lang ang aking chika for today's video. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye! For watching. Bye!